Pag low pressure, siyempre, pagdududahan natin yung ating sensor. Hindi niya nadidetect yung malakas na pressure para ibigay yung signal papuntang ECU. ECU para ikuman yung ating injector para magbukas. So, yun mga katropa. Welcome to my channel. Please subscribe with notification on. More video is coming. Thank you. So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon, may isi-share na naman ako sa inyo about sa ating high pressure pump. Aalamin natin yung loob ng high pressure pump mga katropa at yung mga function ng ibang parts sa loob magbubukas tayo. Take note lang mga katropa, hindi ako calibration para magmarunong dito. Pero isi-share ko lang yung mga konting nalalaman natin about sa function ng ating high pressure pump at saka yung mga parts nya. At mga konting trouble na pwede nating ma-encounter. Para mas mabilis niyo ma-diagnose kung ano talaga yung sira nung inyong sasakyan mga katropa, lalong-lalo na CRDI. So yun, bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. So shout out nga pala sa admin ng mechanic group, kay paring Janjan, kay paring Louie, yan. At sa mga ibang group admin, shout out sa inyong mga members, shout out na rin sa mga nagko-comment sa aking content, shout out sa inyo mga katropa. Yan, kay Sir Peter Tak, shout out sa iyo sir. So yun, umpisa na natin mga katropa. So ito yung ating high pressure pump mga katropa. Yan. So yung parts niya sa outside mga katropa, yung ating siyempre yung solenoid control valve SCB mga katropa. Tapos yung kanyang fuel metering. Yan. So sa Ford Ranger or BT50 yan. Yung dalawa na yan. Tapos ito naman yung kanyang papasok sa high pressure rail. So ito naman yung kanyang in galing ng fuel filter. So ito naman kanyang return mga katropa. So yun lang panlabas. So yung gagawin natin mga katropa, bubuksan muna natin yung high pressure pump na yan. Isa-isang natin i-ano yung mga parts niya mga katropa para magkaroon kayo ng idea kung paano buksan. So, actually, naluwagan ko na yan para lang mas mabilis tayo mga katropa. Naluwagan ko na yung mga tornilyo yan. 12 dito. Tatlo dito. So, bali 15 sila. Tapos itong sa mga solenoid. Yan, fuel metering. Tatanggalin natin yan isa-isa. Kumbaga parang i-overhaul natin mga katropa yung ating high pressure pump para makita natin yung loob at magkaroon din kayo ng idea kung ano yung nasa loob. Yan mga katropa. So unahin natin tanggalin ito mga katropa.
So ayan mga katropa, nabuksan na natin yung ating high pressure pump. Ayan yung laman loob niya mga katropa. So isa-isahin muna natin yung parts mga katropa. So ito yung kanyang fuel metering sensor. So ito yung kanyang SCB or solenoid control valve. So ito naman yung outlet connector papuntang common rail. So ito naman yung rear pump. So meron siyang pump. Ito yung kanyang gear. So ito yung kanyang cover. So ito yung kanyang pump shaft eccentric cam. Parang cam shaft mga katropa. So ayan, or crank shaft. Ayan. Main shaft. Ayan. So ito yung kanyang chamber assembly. Ayan, tatlo sila mga katropa. So ito naman yung kanyang polygon ring. Ito yung naglalaro sa ating piston ng ating chamber. So mamaya ano natin yan. So ito yung kanyang relief pressure valve. Ayan. So siyempre yung mga bolt. Tsaka yung housing mga katropa. Ayan yung sa loob housing, tatlo. Napakasimple lang ang loob mga katropa. Ayan. Pero pag nasira, diba? So yun, gaya sinabi ko, return connector papunta sa high pressure outlet, fuel outlet, yan, high pressure. Tapos yung kanyang inlet, dito papasok yung ating supply ang gagaling ng fuel filter, yan. So yan lang naman yung mga parts mga katropa ng ating high pressure pump sa loob, para lang alam nyo, para meron din kayong idea. So hindi naman ako calibration or calibrator. So siyempre kailangan alam din natin yung mga basic ng ano, para mas madali nating ma-diagnose yung problema ng ating sasakyan, lalong-lalo na yung kagaya nito si RDI. Lalong-lalo na yung trouble is low pressure, high pressure, 'di ba? Or large fuel leak, 'di ba? Maraming pwedeng panggalingan kasi ng large fuel leak. Halimbawa, kagaya ng sa isang video, large fuel leak. So sa injector pa lang kitang-kita na natin yung large fuel leak niya, kasi nga mayroon leak. Yung isang content na senior ko sa inyo mga katropa, yun yung large fuel leak. Pwede naman manggaling sa oil seal. Yan. Large fuel leak, pwedeng mag-leak papunta sa engine oil, humahalo. Bakit humahalo yung diesel, lalong-lalo na yung si RDI na ganito? Humahalo, malakas kayo sa diesel. Fuel consumption, malakas sa fuel consumption mga katropa. Hindi tumatagal yung kinarga ninyong gano'ng karami, napupunta pala. Or dumadagdag yung langis nyo mga katropa. Hindi naman tubig na humahalo sa langis at dumadami yung langis. Pupwedeng diesel, pupwedeng dito sa oil seal. So napapalitan ba itong oil seal mga katropa ng ating high pressure? Napapalitan mga katropa yung oil seal ng ating high pressure pump. Kahit hindi na natin baklasin na ganito mga katropa, napapalitan yan. So pupwede naman siyang ilabas mga katropa bago tayo pumunta sa ibang ano. So masisira, kailangan. So kung papalitan natin, pwede natin kahit paano sikwat yung gawin natin. Pero itutulak ko lang sa rito ng paganyan mga katropa. Saglit lang. Sinsiling ko lang mga katropa. Para lang mailabas natin yan. So yung nga palang issue ng injection, high pressure pump na ito mga katropa nung una, ay mag-start. Katropa. Yan. Kaya binaklas ko. Siyempre para rin mapag-aralan natin. Magkaroon tayo ng idea. So yun, napapalitan yung ano mga katropa, yung shaft oil seal. Yan dito. Pwede nyo siyang tanggalin lang, hindi bubuksan na ganito. Ano nyo lang, sisikwatin nyo lang. So gawan nyo na lang ng paraan kung paano sisikwatin, na hindi masisira, hindi madadamage yung shaft mga katropa, para hindi siya magasgas. Hindi magasgas itong pinapasukan nyo rito mga katropa, kasi ganyan yan mga katropa. Yan, oh. Yan. So ito nga yung ating eccentric cam. So yan siya, meron siyang cam. Dito nakapasok yan. Ganyan mga katropa. So naglalaro yan. Hindi siya diretso. Yan. Eccentric nga eh mga katropa, di ba? Yan.
So yun, ganun lang kasimple mga katropa yung ating laman loob ng ating high pressure pump. So pagdating naman dito sa chamber mga katropa, chamber. So ito yung kanyang piston, kumbaga ito yung kanyang piston, ito yung kanyang rod. So yung area na to, ito yung sa high pressure. So ito yung dito papasok yung ano, pag pumasok dito mga katropa, yan dito. Tatlo yan meron, di ba? Tatlong ano yan meron. Dito sa loob ng body, meron siyang tatlong parang triangle na magkakaano, magkaka-connect-connect. So dito yung in, dito yung out papunta rito sa ating connector, papunta sa high pressure, yan dito. So sa loob nito, excuse me. Sa loob nito meron tayong suction valve. Papasok dito, isasak, kaya tinawag na suction valve. Yung manggagaling dito, yan, sa butas na to, isasak niya yan, sak, tapos papunta rito. So, dito naman sa area ng, dito, sa likod, area sa suction valve, meron tayong pressure valve, yan. Siya nagko-control ng pressure, mga katropa. Pag sak, sarado, pasok doon, sak, sarado, pasok doon, parang ganyan yan, yan mga katropa. Ito sa loob yan. Ito yung tinatawag na pressure valve. So pressure valve papasok dyan. Pagpasok yan, ganyan lang yan. Tapos mga katropa yan, kita nyo to, naka ano, nakatapat dito yan, no? Kung makita nyo meron butas dito, papasok yung ano, tapos mag-open. Tutulak, open, balik, hihigupin niya yung diesel papunta rito sa ating pressure. Yan, parang nag-open open yan, open and close, open close, open. Yan, tapos ito yung kanyang lock. Yan. Ganyan lang yan mga katropa, yan, oh. Pag pump, pag nakaganyan nakabukas, pump. Ayun, oh, nakita niyo may lumalabas, ayan, oh. Oh. Kahit lagyan natin ng diesel dito, yan, pupunta rito yan mga katropa kasi nga sinasak ng valve dito. Meron pa siyang valve, suction valve yan. Meron, parang meron siyang diaphragm dito, hindi na lang, di ko na lang mabuksan mga katropa. Yan, ito yung kanyang piston yan. Pinaka piston tumatama rito sa kanyang polygon ring yan, nakaganyan mga katropa. Pag ikot nyan, di ba? Ganyan, nakarelease yan. Pag ganyan yan, magbe-bend sya. Magbe-bend ng ganito mga katropa yan, no? Pagdating dito, magbe-bend. Paglabas, lalabas na naman yan. Piston, di ba? Ito, pagka ganito mga katropa, either stock up or madumi lang yung ano, kaya ganyan. Siguro stock up or ano. So pagka ganyan nangyari, nag-i-stock yung ano nyo, syempre mawawalan tayo ng pressure mga katropa sa loob ng pump. Pagka ganyan nangyari, ayaw, oh. So ito siguro yung issue niya dati na ano, na ayaw mag-start, naka-stock yung isa. So yun. So yun nga, gaya na sinabi ko mga katropa, meron siyang suction valve. Ito yung kanyang pressure valve. Yan. Ah, gaya sinabi ko, oh yun. Ah, para ganyan yan, ah. On and off. Ah. Yan, yan. Pasok dito, labas dito. Pasok dito, labas dito. Punta rito. Sa out. Papuntang high pressure. Rail. So ngayon mga katropa, yun nga yung function nitong ating chamber na ano nyo naman, tuloy-tuloy lang yan. Pasok, higop, labas, papunta rito, out. Dito naman yung return, manggagaling ng injector dito. Dito yung high pressure pump. Kanya na, meron siyang butas dito yan mga katropa. Ito yung sa return. So yung mga butas na yan, ayan o. Ito yung dito mga katropa yan. Ayan. Diba? Dito manggagaling yung ating diesel. Ihigupin yan. Pupunta rito. Papasok dito sa ating out. Yan, out. Tapos sasak niya nga eh. Diba? Dito puno ng diesel sa loob yan mga katropa.
puno ng diesel, sack niya, tapos pupunta na rito sa ating pressure. Palabas mga katropa, kasi inihigop ng suction. Yan. Diba? Kasi dito yung ating inlet galing ng fuel pump. Pasok, mapupuno yan, pupunta rito. Yan. Punta rito. Yan, ganyan yan mga katropa. Yan. Kumbaga nakaganyan yan mga katropa para ano nyo. Pasok. Punta rito. Pump. Papasok dito. Isasak niya. Isasak nito. Yan. Nakaganyan yan. Yan. Isasak. Pupunta rito. Sasak ng suction valve. Idadala niya sa ating pressure side. Papunta sa ating rail. Diba? Kaya napupuno, kaya ano yung rail natin kailangan pag wala lumalabas na fuel. Ibig sabihin may problema yung pump nyo mga katropa. Or may problema yung sa supply nyo ng diesel galing ng tangke. Papuntang fuel filter, napasok dito, nagagaling dito. Kaya nga chine-check natin yung pressure natin ng galing ng tangke papuntang filter. Sa filter pa lang, malalaman nyo na. Check nyo na yung galing ng tangke, papasok ng filter. May lumalabas. Siyempre, papasok sa filter, ipipilter niya yung ano. Merong isang papuntang engine, papunta rito. Dito, hugutin nyo, tingnan nyo kung may lumalabas din. May lumalabas, saksak nyo. Pagkasaksak nyo, may lumalabas, ayaw mag-start, walang umaakyat. Ibig sabihin, may problema yung inyong pump or SCB, solenoid control valve. Ayan. Kasi nandito yan mga katropa na sana. Ito yun o. Ayan. Dito yan. Kasi nagko-control ng ating diesel. Kumbaga, shut off valve. Ayan. Pag umaandar yan, naka-on. Pag pinatay mo, magka-cut off. Magsasara yan. So, walang papasok na diesel, kaya mamamatay yung engine. Mga katropa. Ayan. So ito yung SCB. Yeah. Kaya minsan dinadiagnose natin, pumupunta muna tayo dito. Pero magkakaroon siya ng code kapag ito yung may problema mga katropa. Pwede naman yung i-check directly yung lagitik lang sa battery. So yun mga katropa yung ating function. Low pressure. Pagagalingan low pressure. Unang-una ito rin pagagalingan low pressure. Guys, sinabi ko na check nyo na. Magmula sa filter, merong pressure na umakyat, may diesel. Tapos na-detect ng ating ano, low pressure when cranking. So kinakrank niyo walang pressure. Kung pwedeng ito yung sira, kung pwedeng sensor rail kasi hindi niya na-detect na may pressure. Although may pressure na pumupunta sa rail, pagdating sa sensor, kung sira yung sensor, hindi niya ma-detect na mayroong pressure. Kaya ayaw gumana ayaw mag-start yung engine. Ganun mga katropa yung ano. Kaya pupwedeng ito yung sira, pupwedeng high pressure sensor. Yan. So yun lang mga katropa yung ano natin. Simpleng ano ng injection pump. High pressure pump. Yan. So kung nagahalo yung diesel tsaka langis, so pwedeng oil seal yung sira. Pwede natin palitan mga katropa. Yan. Ganyan lang naman yun. So yan. Tapos pupukpukin lang natin yan. Depende sa lalim yung ano, babalikin sa original yung lalim ng ano pag ano, tandaan nyo kung gaano kalalim yung pasok. Yan. Ganyan lang mga katropa yung ating ano, yung ating oil seal. Pwede natin palitan. Pero pagpapalit ng oil seal, syempre magtatanggal pa rin tayo ng timing chain. So pagdating naman sa pagtanggal ng timing chain, meron tayong video, tsaka sa timing meron tayong video mga katropa. So yun lang naman pagdating sa mga trouble ng CRD ay medyo mahirap lang mag decide kasi nga mga katropa, unang una pag nagkamali tayo, high pressure di naman pala ito, tas ganun pa rin yung pala, yung pinaka sensor lang. So mahirap. Kaya dapat sinisigurado natin pag magda-diagnose tayo ng CRDI.
Ito may itong high pressure oh, medyo mahal. So gaya na sinabi ko mga katropa, hindi ako calibration or nagka-calibrate. So kaya ako inopen para magkaroon kayo ng idea mga katropa pagdating sa loob ng high pressure pump. Ba? So ulitin natin. So ito yung kanyang polygon ring, centric cam. So siyempre yung connector palabas. Tapos SCB, fuel metering. Yung pump sa likod, gear type. Yan kasi kaya gear type, ito nandito to mga katropa, ayan oh. Gear type, di ba? So yung naka-connect dito siya yung nagpa-pump. Tapos chamber assembly, nakita niyo sa loob, meron siyang pressure valve, meron siyang suction valve, tsaka siyempre yung piston. Tapos yung mga return spring. So oh, siyempre yung mga bolt. Yan lang naman yung parts ng ating ano, siyempre yung ating body assembly. So yun mga katropa. After nito mga katropa, bubuhin na natin. A few moments later. So ngayon mga katropa, assemblyin muna natin. So assemblyin muna natin tong ano niya, pump. So ito yung gear. So yun mga katropa, natapos na natin yung buksan yung ating high pressure pump. So ganyan lang naman kasimple yung ano ng high pressure pump mga katropa, yung sa loob ng high pressure pump. So sa pagdadiagnose, yun nga, depende pa rin sa magiging ano, magiging code pag in-scan. Kasi maano natin kung alin yung sira talaga, malalaman natin, madidetect ng ano, kasi lalo na pag walang pressure na papasok sa ating fuel rail, madidetect ng ating sensor na yung high pressure sensor papasok sa ECU. Yan, madidetect niya kung ano yung problema. Lalabas dyan, low pressure engine cranking. Kinakrank natin tapos madetect low pressure engine cranking. So ano yung pwedeng panggalingan? Pwedeng panggalingan itong high pressure pump. Pwedeng panggalingan yung ating sensor, high pressure sensor. So chinek natin, meron naman fuel na nanggagaling sa galing sa fuel filter papasok dito, meron naman. So siyempre papasok dito, ipapump, lalabas, pupunta rito. So walang pressure na na-detect yung pressure rail sensor. So gaya nga sinabi ko, pwedeng sira ito. Mahina bumomba papunta sa fuel rail, or malakas bumomba ito pero hindi ma-detect na tama na yung pressure nung sensor. Yung rail natin puno na ng ano, malakas yung pressure pero yung sensor hindi niya ma-detect na ano ng sensor, para isend sa ECU, para yung ECU naman i-command na yung injector na pwede na siyang mag-ano, mag-operate
para dire-diretso nang mag-open yung ating, kaya nga yung ating injector merong electronic head, ba? E yung mga open close din naman yan mga katropa, yung ating ano, para bumaba yung pressure papunta sa ating injector sa ilalim para i-spray niya na. Pero kung sira yung ano, high pressure sensor, hindi siya makapagbigay ng signal sa ECU, hindi magbibigay ng signal yung ECU papunta sa injector. Diba? So hindi under sa sasakyan. Diba? Kung sira yung high pressure sensor. At kung may high pressure naman na nanggagaling dito sa anong paakyat papuntang rail, di ba? Or kung wala naman lumalabas, so posibleng mahina yung fuel na umakyat papuntang filter tapos papasok dito, mahina or wala. Kaya nga dapat chine-check natin 'yan. Or kung meron naman galing na filter, meron pressure kasi nga yung sa mga pod meron siyang pump, meron naman na sumisirit papunta rito tapos walang umakyat, posibleng may problema yung control solenoid nyo, naka-close. Diba? So, kaya, kung sira naman kasi, magkakaroon naman tayo ng code mga katropa. Sabi natin hindi sira, pumapasok yung fuel, ayaw mag-start. So, pwedeng mahina magbomba yung ating high pressure. Kaya, walang umakit na diesel. Sabi natin na umakit yung diesel, binuksan nyo yung papunta rito, papunta rin sa high pressure, binuksan nyo, sumisirit. Sumisirit yung ano, tapos, nadidetect low cranking pa rin. So, pwede nyo palitan yung sensor muna, mga katropa. Depende sa code ng ano. Pag low pressure, siyempre, pagdududa natin yung ating sensor. Hindi niya nadidetect yung malakas na pressure para ibigay yung signal papuntang ECU. ECU para ikuman yung ating injector para magbukas. So, yun mga katropa, yung ating about sa high pressure pump. Basic na basic lang mga katropa. Inuulit ko, hindi ako calibrator or calibration center. So, sineshare ko lang yung basic na alam natin. Hindi tayo professional mga katropa. Pero, hanggat maaari, makapag-share lang ako kahit paano. Sana makakuha kayo ng idea or sana naintindihan nyo yung basic explanation natin mga katropa. So, yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa basic explanation natin about sa ating high pressure pump mga katropa. Ulitin ko lang, hindi ako professional na calibration, so binuksan lang natin para ma-share ko sa inyo kung ano yung sa loob para makakuha kayo ng idea mga katropa, kahit basic na basic mga katropa. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching mga katropa. See you in my next video. Peace.